Maganda ko. Oh, payat na. Taki ng laban. Oh, kamusta naman kayo mga anak ko? 2 weeks tayo hindi nakita, di ba? Namiss di ba? Ngayon, may bago na naman akong vlog. At nandito na ako sa bahay na. O, red na ba kayo? Kakatukin ko na. Okay. Oh, yeah! Welcome, welcome! Hello! Oh, hindi ba? Sabi ko sa inyo, may bago akong vlog. At ang kasama ko, si Miss Janice Gabalel. Oo, oh, si Ate Maria. Oh. Welcome to my house. Oh, thank you. Uy, ang layo ng bahay ko. Pasensya. Ay, hindi. Okay lang. Malayo ang bahay mo. Sasabihin mo pa natin, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. May dahilan, correct. Baka traffic, dahilan. Hindi, dahilan lang yun. Oh, hindi, pero na-touch ako na talagang gusto mo pumunta dito. Oo, oo naman. Eh, bumababa. Kaya tingnan sa inyo yung mga alaga. Ayun, may bilis. Naku, ang gano'n. Wala man yung mga. Ayun, ako mabati ito, siya. Ito ba yung mother? O yung... Siya yung mother. Ayun si mother. Anak. Tinalik ko si muna kasi hindi ka natatantanan. Oo, oh, oh, ang cute nila. Oh, nalaki yung asi. Yeah. At katabihan ni Janice matulog. Katabi ko matulog. I'm sure ikaw, baby mo rin yung baby mo. Katabi ko din matulog. Tsaka ano kasi? Over yung mag-game. Mag-forsed. Kanina ka sa hindi ba? O, ganyan naman. Gusto ko sanang i-raid yung kitchen mo, yung breath mo, yung pantry mo. Ganyan. Ganyan, titingnan mo. Ano titingnan ko kung ano laman. Tapos, hindi kita papahirapan. Kasi kung ano lang yung landog, yun ang lulutuin mo at kakainin mo. Ay, okay. Kakainin mo talaga. Oh. Sige. Sige, promise. Oh. Allergic ka ba sa lipon? Hindi. Okay. Halika na. Let's go. Okay. Ay, ang ganda ng kitchen mo. Kita lang. Thank you naman. Kasi, pag nakatago yung mga gamit, malaki yung chance na hindi ko siya magamit. So, makakalimutan ko. So, importante sa akin na nakikita talaga. Kailangan ko. Thank you. Pero, ang problema lang, syempre kailangan, obligado kang laging malinis at maayos. Pero okay rin yun sa akin. Oo, ang ganda. Thank you. Nasa lang rin? Halika na, dito. Di, ayaw pala. Malaki pa pala dito. My God. Oh my God! Hindi, dalawa lang umaandar. Ito lang at saka ito. Ito, kasi nga, mahal na kuryente, di ba? So, nagbawas ako ng isa. Ay, nagbawas so, ako ng isa. Oo, hindi ko na siya ginagamit, di ba? Dati lahat yan na kasi hindi meron pa dito. Oh my God! Malaki yung pamilya ko, ha? Oh, malaki yung pamilya ko. So, syempre, saka mga bata, wala ka kumain. Ay, mga anak ko, parang mga Pac-Man. Ah! Kain na kain, di ba? Wala nagbago naman. Subuksan natin. Okay, so bubuksan ko na. Pero baka magulat ka kasi... Wow! Ang daming laman! My God! Oh! Puno! Puno tayo mga kaibigan. Punong-puno siya. Kasi mga kung ano-ano naman siya. Naka-label ha? Naka-label. Kailangan ma-label para hindi rin mahirap maghanap. Kasi pagka ano, magulo. So tinatry kong ma-label. Kasi once in, mga 3 months, ako mismo naglilinis ng ref. Tinatanggal ko yung mga... Oo, oh, parang hindi ako mapanisan. Sinecheck ko, baka napapanisan pala. Ay, kahit ano pala, pwede yung luto ng babaeng to ngayong oras na to. Hindi pala natin siya pwede siya kutin. Hindi naman. Minsan, natatakot din ako. Ninenervous din ako kasi... Hindi. Naka-conscious ako. Wag, wag kang makukonscious. Ang galing mo eh. So yan, yan muna. O, yan muna ha. Nandito pa lang tayo yan ha. Ang laki ng ref ha. Nakakaloka. Ay, sorry. Hindi. Yeah. Yeah. May bubapa ito. May bubapa, syempre. Dito yung mga karne. Ay, may cupcake. May cake. Of course. May cake. Tapos mga kung ano, mga jam, mga palaman, mga ginagamit sa baking. Hindi na lang, malinis siya, no? Oo, ang linis nga. Nagulat ako. Kasi gusto ko rin malinis. Importante yung malinis. Pagkain niya. Pagkain niya. Pagkain niya. Pag napanisan ka, that's it. Pero ang dami mong pagkain ng payat ni Kayla. Ni Kayla? Oo. Alam mo, nung nagluluto ako, kaya excited na excited ako magluto. Oh my God! Anong tawag dyan sa mga yan? Pimiento, egg salad. Di ba binigyan kita noon nung nagtitaping tayo? Oo. Naalala ko yun. Bibigyan kita niyan mamaya. Minsan nagbabenta-benta din ako. Diba? Ginagamit ko naman yung pinag-aralan to. Ang galing. Oh, para doon sa mga hindi nakakaalam, nag-aral po kami ng mga ganito. Kaya naman, mabubuhay itong babaeng to, hindi siya pwede takutin. Kailangan kasi, diba? Hindi natin alam kung ano yung tema ng trabaho natin. Kagaya nung pandemic, di ba? Wala kaming trabaho kasi hindi kami pwedeng humarap sa tao. So, benta-benta ako. Benta-benta. Marami nung bibili, di ba? Marami. Kasi nung time na yun, walang gusto lumabas. Kunti lang ang nakakalabas. So, order lang. Diba? Oh,
At least kahit dito lang sa neighborhood, okay ako. Oh, bongga na yun. Bongga. Remember, kalakalis life. Oh, di ba? Kalakalis life. Kalakalis naman. Kalakalis life talaga. Bongga ka talaga. Magaling. Oh, so, saan mo pa gusto pumunta? Pantry. This is my pantry. Ang ganda. Parang nakikita mo din, di ba? Parang nakikita mo rin lahat ng kailangan. Lahat ng kailangan nandito. Oh. Tapos, bibihira akong mag-grocery ng malaking grocery. Kasi pag magmamalaking grocery ako, usually mga once in 2 months. Tapos lahat ng grocery ko, maliliit na lang. Kaya pag bumili ako, malaking tissue, malaking toilet, suka, malaking toilet paper, malakihan na. Para konti-konti na lang yun. Kasi magastos pa every time. Tsaka pag magastos ako kasama sa grocery. Okay. Kasi ako yung nangungunan, kahit hindi ko kailangan, binibili ko. Kunyari, isipin ko, ay parang okay magluto ng ganito. Tapos wala naman akong time magluto. Kasi may taping ako. Kasi may taping ka. Oo. Lalo so, na pagka, sunod-sunod yung araw ng taping, hindi ba? Pagod ka na, hindi ka na makapag-usip na kung ano. Correct. Kaya, tinatry kong huwag sumama sa grocery. Ayaw din nila ako isama dyan. Ay, magastos ka. Magastos ako. Sabi ko, bibili ako ng isa kito. Gusto kong buy the box. Ikaw ba nagluluto ka? Hindi. At all? At all. Wala akong alam. Kahit prito na itlog? Marunong yun. Oh, okay. Marunong ka magprito-prito. Sina nga, marunong ka. Oo, naman. Okay. Oo, yun na. Wala na. Wala na. Adobo. Wala na. Hindi ko kaya yung mga ganyan. Kasi busy-busy ka naman. Nung time na, siguro dapat natututo kang magluto. Busy-busy. Wala. Wala akong chance. Yeah. Nakakalo talaga itong kitchen mo, oh. Pwede mo ba kami tsikahan ko sa mga bagay-bagay na yan? Ang galing kasi labeled lahat, oh. Oo, gaya nga nasabi ko sa'yo, kailangan nakikita ko lahat ng ingredients. Oh. Kasi gusto ko malaman kung wala na ba laman yung bote ng peanut butter, kung wala na bang laman yung asukal ko, kailangan ko na bang bumili. So gusto ko nakikita dito, oh. May timbangan kasi pag nagbe-bake ako, pag nagbe-bake, kailangan ditimbang. Oh. Tsaka, yung mga binibenta ko, kailangan timbang. Di ba, para fair. Tapos yan, maniwala ka sa hindi ako nagkakape. Pero ang dami kong coffee machine. Bakit? Sinong bata ako, alam mo yung pinakasimpleng coffee maker, hindi ko alam kung bakit obsessed na obsessed ako sa kanya. Pero hindi ako nagkakape. Eh, hanggang ngayon, di yun. Minsan din na-try ko, kaya lang hindi maganda yung epekto sa akin ng kape. Na-high ako. Yung high na, talagang hyper. Mas mag-suppose ako. Oh my God. Oo, so, kaya ako naman binili ibang coffee machine. Kasi yung mga anak ko, mahilig bumili ng kape. So sabi ko, baka pag binili ko sila ng coffee machine, naturuan silang gumamit ng coffee machine, baka makatipid kami. Mm-hmm. Hindi na sila bumili. Bumibili pa rin sila. Cute sila. Mm-hmm. Huh? So, di ba? Yung iba nga dyan, hindi ako marunong gumamit. Hindi po to. Kasi ang dami eh, oh. Oh, huwag ka na. Wala mo siya. Tama. Mm-hmm. Oo. Di ba? Kaya nga hindi ako kasama dapat sa grocery, di ba? Oo, huwag na ha. Parang may naririnig ako kung ano. Ano ba yun? Yung na. Yan. Tapos may nahuhulog. Ice maker. Mainit eh. Oo, ang galing. Laging yelo. Oo, tama. So yan, may ice maker. Ang galing mo talaga. Ang happy. Happy na may happy. Mga dami mo na mamaya, punong-punong na yan ng ice. Oo, diba? Punong-punong na ng ice. Ang galing. Diba? Kasi, ang init nga. Gusto mo kong inong mainit na tubig pag mainit. Oo, no? Pag-isang kaman mo. Hindi, okay lang. Tapos, ano to? Nagabala ako, gumawa kami ng palamig para sa iyo. Palamig sa gugulaman. Nagsasagugulaman ko pa. Pero hindi kasi, hindi lalabas yung sagugulaman siya. So kailangan dito galing. Ito ha. Tingnan mo yung itsura ko, tumitingkayad ako kasi matangkad. Matangkad tayo pa rin ako, alam mo. Oo, so nahihirapan ako kaya kailangan tumitingkayad ako. Ang liit naman ng baso. Okay ka ba dyan? Oo, tingin na rin ako eh. Tutok ko yung baka timpla. So, bakit? Bibigyan ka tanong. Hindi matamis. Sarap? Yan. Masarap. Kaya dapat yung muko. Yan yung mga maliliit na bagay. Kasi ang init, di ba? Mahilig ako mag-entertain sa bahay. Mahilig ako mag-entertain. Lagi naman ako nag-i-invite ng mga friends ko. Kaya lang syempre, nung nag-pandemic, medyo hindi ka pwede mag-invite ng friends, di ba? So, ngayon na lang uli nangyayari na nagkakaroon ng tao dito sa bahay ko. Bukod sa pamilya ko. So ngayon na lang uli. At least nakasama ako doon. Oo diba? Naman. Oh, ikaw pa ba? Ikaw diba? Pa ba? Oo. So ngayon, mama,
Ready ka naman magluto, mama? Ay, ready na. Ayan. Okay, game. Iisip ko na. Habang naglalakad tayo ni... Game. Ayan. Ano ba luluto ito? Papagluto kita ng hipon. Ayan. Kahit itong hipon na to na niluluto ko, favorite to ni Encho. Si Encho, kaibigan ko yan. Favorite niya to. So, papatikim ko to sa'yo kasi I'm sure magugustuhan. Ano po gusto ko yun ba? Gusto mo, mabait yun. Mabait yun. Oo. Kasi kasama yun. Okay, so ha. Mag-busy ako. Tanong niyo, chikahin mo lang ako. So, syempre, kailangan natin yung hipon. Dinalatan, dinevein, one soy. Alam mo yan? Hindi. May baka alam ko. Oo. Alam ko. Type mo siya. Okay lang. Okay. Okay, sige, okay. Bawang na madami. Brown sugar, butter, syempre mantika. At itong mga paano yan? Seasoning. Kung ano-ano, na medyo maangang. Ito, medyo maangang. Oyster sauce, parents, kasi favorite ko yan. Okay, are you ready? I'm ready. Okay, I'm ready. Let's go. Let's do it. Ano yung paborito ng mga bata? Yung bawat isa sa kanila, ha? Okay. Si Luigi, yung panganay ko, karni yun eh. Karni talaga yun. So, basta yun, ang kakainin nun, steak, spam, kayos, yun mga favorite nyo. Yun mga laging request niya sa akin. Si Ina, wala akong problema doon. Kasi yun, kumakain ng gulay, ng isda, pareho mo kakain yun ng tuyo. Ay, ano? Favorite nun. Si Moira, Diyos ko. Maarte din, parang ako. So, yun naman, karne. Maarte, basta maarte. Mapili pa. Parang si Luigi, mapili din. Si Kyla, we'll try anything naman. Alam mo yan, we'll try anything. Pero, pag ayaw niya, ayaw naman niya. Pagka hindi masarap, ayaw na niya. Importante sa kanya masarap. Si Yuan, karne din yan. Karne, minsan isda. Magmula nung tumara ang daddy ko dito, natuto silang kumain ng isda kasi si daddy ko mag-isda. Kasi bilang, syempre, matanda na si daddy, hindi na siya lagi pwedeng kumakain ng isda. Ah, okay. Tama yan. So dapat maingat. At sana bukas na. Hindi pa ba nag-isda? Eh, ikaw, Ate Maria, ano mga niluluto mo sa mga anak? Hindi nga ako magluto. Saan ang pinapahanda mo para sa kanila? I'm sure na asikaso mo. Merong menu, nakaset na menu. Pag Monday, ganito. Tuesday, may iba. Ako din naman nag-aantay din ako kung anong luto. Okay. Ganyan. Pero alam mo, magugunuhan ng egg sandwich. Talaga? Uh-huh. Nahiya naman ako. Yun na kaya ko. O dapat ipagluto, ipagawa mo din ako ng ganun. O kasi sige. Pag ako naman ang nag-vlog, susugurin kita sa bahay mo. Ay, oo. Oh, ayan. Kagaya niya, speaking of family, gano'n ba ang napipin mo na dahil marami kang anak, anong feeling ng isang ina na marami kang anak, ako diyan, kung sila. Mahirap. Noong una kasi iniisip ko, parang masaya kasi madami sila, di pa marami sa kasama. Pag maliliit sila, walang problema. Kasi madali dahil yakap, halik, kwentuhan, okay ng mga cartoons. Maligaya na sila, laro kayo ng mga toys nila. Pero pag tumatanda sila, mahirap pala kasi iba-iba sila ng ugali, iba-iba sila ng pagkatao. So, hindi mo, kailangan mo silang kilalanin. Alam mo yung hilig nila, alam mo yung gusto nila. Siyempre, alamin mo kasi yung mga kaibigan nila. Mahirap pala yun. Pero dahil kasama ko naman sila, so araw-araw mo naman silang kasama, yun naman ang nagagawin mo ng paraan. Ang mahirap palang kasama pag tumatanda, ay yun may kasama ang tatlong babae. Ay, Diyos me, masusungit ang mga babae kasama pala sa bahay. Moody. Moody pala. Mas moody pa kaysa sa akin. But other than that, yes, but other than that, it's happy because they're your children, di ba? Sa mga pinagdaanan ko sa buhay, hindi ko rin naman alam siguro kung paano ko kakayanin kung wala sila. Sila naman ang ano ko eh. Sila naman ang naging inspirasyon ko para gawin lahat ang ginagawa ko. Saka ang bait mo, anak. Andi ko si daddy mo sa loob. Oo. Oo, kung saan ako to. Kasi, di ba, habang bata tayo, sila yung nag-aalaga sa atin. Sila yung nataaral sa atin. Sila yung nagbigay sa atin ng pagmamahal. Sila yung binigay nila lahat na makakaya nila. Nagtrabaho sila para sa atin. Naghirap sila. After a while, it's our turn.
At saka dapat, hindi nga dapat pinag-uusapan yun, eh, hindi mo dapat poproblemahin yun. Hindi pinag-iisipan yun. Agad-agad yun, na I remember nung my mom was in the hospital and she was agaw buhay. Sabi ng daddy ko na ayaw daw ng mami ko yun. Hindi daw gusto ng mami ko yun. Kung alam ng mami ko yun ang nangyayari, hindi daw siya matutuwa. Sabi ko, bakit naman? Sabi niya, kasi kaming mga magulang niyo, hindi kami natutuwa na may hihirapan kayo dahil sa... Kaya nang sabi ko sa daddy ko, hindi yan, daddy. Kasi magulang namin kayo eh. It's our turn. Hindi pwede ko. Bait na bata? Bait na bata? Oo. Pero syempre, di ba gano'n naman ka dito? Bakit kaya hindi? Oo, oh, tama ka dito. Eh, yeah, speaking of the birds, yeah. Dahil na, di ba sila, di ba? Mm-hmm. At ang ina-advise ko sa kanya? Mga dalang isa. Sa mga boyfriends, ganyan. Sa mga boyfriend, truth is, nung una, akala ko magiging pakialam yun. Hindi naman din talaga ako nakita. Pero gusto ko maayos. Maayos lang. Kasi gusto mo lang naman, bakit pakilala mo naman? Para alam ko lang kung sino yung kasama mo pag ubalis ka ng bahay. Tama yan. Sino itong sumusundo sa'yo, di ba? Yun lang naman. Dapat kilala mo. Pagkatapos nun, hindi ko naman babarkadapin. Hindi naman akong kasama niya, ikaw naman. Gusto ko lang na nasa. Pero ang bait mo kasi ganun lang, hindi ka nagbibigta. Ano yung mga hindi mo nakakalimutan ng mga nangyari sa mga shooting-shooting? Shooting-shooting. Gusto mo yung kasama ka? Yung kasama ka para masaya. Hindi ko makalimutan yung pagkakasampal mo sa akin sa babaeng humpas lupa. Oo, naalala mo ba yun? Kasi ang wild nun, promise. Hindi ko in-expect yun. Hindi ko in-expect. Kasi yung eksena, sabi lang naman sampal, di ba? Magagalit ka lang sa amin. Oo. Nakapusod pa yung buhok ko. Oo, natapos yung eksena, afro na yung buhok ko. Oo, natapos yung eksena, afro, di ba? Oo, pero... Sabi ko naman sa sarili ko, ako, kinikwento ko sa Kayla. Sabi ko, alam mo, anak, pinaka-professional lang namin na sila sa nakatrabaho ko pagdating sa palan, lumbugan. Sabi ko, siyang pinaka-pro. Kasi, ang dami ko na ulit na kasama, di ba? Ulit. Ng mga ganyan. Hindi ko nakita yung Janice sa kanila. Na-touch na mula ko. Hindi ko nakita ang Janice na dito. Ano ba ibig sabihin mo? Ay, professional. Professional talaga. Kasi di ba, ano ko naman kasi dyan, nasa eksena yun, sinabi naman sa yung mangyayari yun, di ba? Tsaka, gusto mong mag-artista, di ba? Nasa naman ang trabaho ko, nag-flagelin na naman, kuapihin naman din ako nito niya agad. Ganun-ganun din naman. So, ano may i-reklamo ko? Hindi, pero pro ka talaga. You are such a pro. Well, it's part of the job. Dapat naman pro tayo. Kasi ayokong pinapahirapan ng mga taong katrabaho. Alam plus, ba? Ikaw, takot mahiya ako sa iyo. Ano ba? Hindi ba? Naman. Halos magkasabay lang tayo, di ba? Hindi po. Hindi po. Nauna ko, no? Ikaw po si Shirley, nandiyan in Marcia. Hindi po, pinapanood ko yun. Ikaw po si Flor de Luna. Pinapanood ko yun. Nauna si Shirley. Nauna nga si Shirley. Nauna si Shirley. Gusto mo ba talaga maging artista? Alam mo, the truth is, hindi ko naman talaga ginusto mag-artista. Matatawa ka, gusto ko maging singer. Singer ka? Gusto ko. Singer, kasi naalala ko nung bata ako, fantasy ko maging singer. Sa bahay namin, may isang kwartong hindi ginagamit, parang lagayin mo ng mga gamit. May radyo kami. Yung kaset. So yung kaset, tumutugtog yung radyo, ha? So pag may gusto kong kanta, nire-record ko yun. Tapos pag nabuo ko yung buong kaset na yun, nagkukunwari ako may concert. Nagda-diary pa ako, nagta-thank you pa ako. Thank you to all my fans. Tapos kakanta ako. Lahat ang kanta ni Cheryl, kanta ni Sharon, ni Lea Navarro. Gusto ko talaga maging singer. Pero hindi talaga. Hindi. Oo, mag-artista na rin daw ako. By the way, ito na yung hintuan! Oh, dali, kulang mo, Jim. Oh, para maglaway ka. Okay lang ba na ituloy natin ang ating chikahan dun sa kapagkainan? Oh, go! Para makain na natin yung... Oo, kanin na lang kulang. Oh, huwag na tayo magkanin. Ayaw mo magkanin? Oh? Seryoso, ayaw magkanin. Oo, huwag na. Huwag na tayo magkanin. Huwag na. Let's go. Ayan.
ang galing din. Ayan na. Ayan na tayo. Dapat kanin ang katerno niya, pero ayaw mo ng kanin. So, pinag-toast kita ng tinapay. Bunga ka talaga. Kasi sayang yung sauce kasi masarap. At saka, bilang nandito ka, tatawagin ko yung kasama mo sa Mindang na anak ko, si Kyla. Anak natin. Anak natin. O pag nasa taping, ikaw na muna yung nanay. Ako muna yung nanay. Swerte ko naman na dalawa yung nanay ko and then very powerful women in the industry. Siyempre, anak. Tignan mo muna kasi gusto ko malaman. Ano tignan? Masarap ko, alam ko. Tinikman ko nga muna para sure ako eh. Ano yung sauce? Ano yung sauce? Ano yung sauce? May muna ako magsasalita. Kailangan musgahan mo muna. O ako muna. I don't know. Tignan ko na. Hindi ka kakain? Hindi nga lang ko na yun eh. Kung magaling sa mga kamay mo kung bakit nagkagalang ito mga ipo. Nervous ako kasi nanganganay ako kasi hindi ako masyado nakakapagluto dahil hindi trabaho. Masarap ang business. Ang galing niya naman. Dapat pala pwede ako dito mag-stay. Pwede naman. Pwede naman. Nag-iyas ako. Dahil ako sa mga anak ko. Basta payag ka matulog katabi ng mga aso ko, ha? Okay lang, gusto. Pero magte-thank you ako sa'yo kasi na, alam mo, having a daughter na bago sa showbiz, syempre pag nagtatrabaho siya, natutuwa ako na may nag-guide sa kanya, na may nag-aalaga sa kanya. Kasi hindi ko yung pinapabayaan. Kasi syempre, sabi ko sa kanya, pag alis mo ng bahay, pagdating mo sa trabaho, you're on your own. So natutuwa ako na nagkakaroon siya ng mga kaibigan, nagkakaroon siya ng nagmamahal sa kanya at nag-aalaga sa kanya. Naku, ako lang yan. Stricta ako. Stricta ka pa nga daw sa akin. Yung anak, hindi ganyan. Ano pro? Ito ka gawin mo. Tama naman ba yung pag-arte niya? Oo. Ang gusto na umarte. Oh, thank you, Nay. Oo, ganun ba? Sa toon yan, ang walang piano. Hindi, kumbaga sa anong gumalaman. Kailangan, di ba? Kailangan. Ang husay. Sabi ko nga, anak talaga ito ni Jen. So, sabi ko, ang galing ng bata. Hindi, at saka sabi ko sa kanya. Pero kaya na kulakain, di ba? Sabi ko sa kanya, since gusto mo mag-artista, hanggang payo lang ako sa iyo. Pagdating mo sa set, pag napagaling ka ng direktor, hindi ako tatakbo dyan. Ha? Hindi ako tatakbo dyan at makikipag-away sa direktor. Bahala ka. Sorry, kasi na-experience ko din yun eh. Oo, na-experience natin lahat. Eh. So pagdating mo doon, bahala ka na. Pag napagalitan ka, eh sorry. Pero hindi siya mapapagalitan. Hindi. Bakit hindi? Masabi sa mabait na bata. Lahat ng dinil sa kanya, ginagawa niya. Ako nga ang magre-react. Ikaw na, bakit gano'n? Bakit gumaya? Sabi ko, sabi sinabi mo sa akin. Sabi ko, hindi na, okay lang po. Ako, hindi okay yung ganyan. Kasi ganito. Wala mga kaibigan, success story kung ako pinakain. Yes. I'm so happy naman na gustuhan mo. Oo. Well, kasi ako sa lipon mo. Alam mo, iniisip ko nga, ano ba yung magugustuhan mo? Kasi na magiging maluluto natin sa camera. Mm. Kasi mahirap pag adobo, matagal eh. Matagal. Tuyo. Yung parang ang corny mo. Yung adobo ni Mara. Kaya naman mo matiyak na limon. Dito ka nalang kaya tumira. Mas matali. Adobo puti. Adobo puti. Hindi mo na nga yung address niya kayo. Ay, ano po yung address niya? Ay, ano kami siya. Kaya papadala na lang natin sa namin. Sino? Okay. Magsasabi ko ba na? Na-enjoy mo yung short film. Kasi sa ang ako natin nag-aaral sa palapang. Parang na-enjoy ko pa naman. Kasi nung nag-umpisa pa naman ako mag-artista, nakakapag-aral pa ako. Nakakapag-school pa ako. Tsaka... Di-ten, yung mga labo, yung mga tanong. Hindi naman ako kasi mahilig maglaro sa labas. So, yun ang problema. Hindi ako mahilig maglaro sa labas. Pero hindi din ako pinapalaro ng nanay ko sa labas kasi baka madapa ako. Ayaw din madapa. Okay lang naman din sa akin. Kasi lahat ng kinikita ko mo, nabibili ko yung mga gusto ko, yung mga ball, yung mga gano'n. Yung mga walking tour. Oo, yung mga gano'n nabibili ko. So, in a way na-enjoy ko. Pero syempre, may mga part na hindi ko kasi lagi nakakasama yung mga kaibigan ko sa school. Yun naman ang naging downside nun. Laging ang kasama ko lang si Jenny or makasama ko yung mga tao sa trabaho. No?
Pero kasi noon, hindi pa ako nag-movie kaagad eh. Nag-wait ako ng 2 years bago ako gumawa ng movie. Puro sa Flor de Luna pa lang. Ubus na yung oras ko kasi 3 times a week yun. So yung palang ubus na ang oras ko, eh nagpumapasok pa ako sa school. Pagdating ng weekend, tulog na yung ginagawa ko. Oo, sobrang nakakatakot na. Hindi nga tayo lumaki, di ba? Oo, oh, nga. Hindi nga tayo lumaki. Biten. Biten ka mo, biten. Sana 5'7 ako ngayon. Ako eh, sana mga ganun din. Ganun din, no? 5'7, masaya na ako. Eh, 5'1 na lang ako. Eh, ako naman. Umabot ka pa sa bahay yun, di ba? Bukasok naman. Ako 5'1 lang ako, hindi na eh. Hindi na kinaya. Di ba, yung mga time na yun, ako kasi ang tao sa doon, biten ako sa mga yun. I'm sure. Para sa akin, para ano, sakripisyo ko yun eh. Eh sa'yo, ano nang sacrifice sa iyo? Siyempre hindi ko mag-isip ng sacrifice kasi promise ng bata ako. Siguro kasi na difference kasi hindi ako breadwinner. Ah, okay. So, hindi ko naiisip na sacrifice. Para sa akin, laro siya. Laro dahil, yun nga, sacrifice yung time with my friends. Laro, hindi ko magagawa lang ang personal mo. Laro siya para sa akin. Ini-enjoy ko lang siya ng ini-enjoy. Kahit na sabihin mo sa akin na oh, iyak ka dito or sasabunutan ka dito or mag-memorize ka, para sa akin laro ito. Kasi ngayon ang mga bata. Ang siguro pinaka naging sacrifice nun is I remember, chubby na ako, bata pa ako. I remember na nag-Flor de Luna ako, there was a time na sinabi sa akin na kailangan kong pumayat kasi hindi daw ako mukhang nakakaawa. Huh? Kasi di ba nga sa Flor de Luna dapat nakakaawa yung sinasabunutan, inaate, hindi daw ako mukhang nakakaawa. Pwede ba sa pre-tasyo? Hindi ko alam. So, hindi ba? Hindi ako nagkanin. Sinacrifice ko yung pagkain ng kanin. Nakakaloka na mga. Kaya nung pwede nang kumain ng kanin, in-enjoy ko naman ang bonggang kanin. O kaya, di ba? Di ba? Sorry, eh gusto ko kumain ng kanin. Ano ba ang decision yung pag-aartista ni Kylie? Kay Kylie, yung pag-aartista niya, kanya talaga yun. Wala akong kinalaman. Bakit hindi siya nag-umpisa ng kasi yung mga bata sila, alam mo talagang hino-hope and pray ko na huwag nilang gusto yung mag-artista. Kasi, artista ako eh. Nag-start ako ng bata ako, alam ko kung gaano kahirap. Ayoko sanang ma-compromise, ma-miss out sila dun sa mga bagay na naka-miss out ako. Plus, gusto ko sana tumangkatangkat din naman sila, di ba? Hindi gusto ko yung ma-enjoy nila maging bata na pribado ang buhay. Diba? So, at least, nung matanda na siya, nag-model-model siya, hindi ko, nauna ayaw pa talaga na mag-artista. Tapos yung sinabi niya sa akin, Ma, I think I'm going to try. Alam mo, siya yung kumilos ng sarili niya. Siya yung kumilos ng sarili niya. Wala akong kinalap. Eh, basta payat niya. Hindi ko nga alam. Kaya nagdadayat ko. Wala lang mag-exercise yan. Alam mo, pagkila-kila. Hindi kumain ka pa. Wala pa yan. Hindi ko pa ako makakabigay na kinain mo. Sabi ko palagi sa kanya kasi ang kumati talaga. Oo, pero matuwa ka dyan kasi hindi pa rin siya nag-miss out sa mga paborito niyang kainin. Konti na lang. Mm-hmm. Kung dati, kakain siya ng mga 3 slice ng pizza, ngayon, kalahating slice na lang. Pero at least kumakain pa siya ng pizza. Actually, yun, excuse me. Actually, yun talaga dapat kasi ako ngayon ang kain ko. Ganyan lang. Ganyan. Ito na yung dinner ko na. Nahiya naman ako. Oo. Kasi parang may plus na ko. Mayroon ko bang pinagsisiha sa life ko? Pinagsisiha? Hindi ko naman sinasabing imposibleng wala, di ba? Imposibleng wala. Pero hindi ko masabing pinagsisihan kasi ang resulta naman ay yung mga ano. Salam na. Garit. Pero, syempre iniisip ko, sana mag-iiba ba yung mga anak ko kung nagintay ako ng konti or ano ba? Naghintay ka ng right one, eh hindi mo naman manilaman kung sino si right one. Puro left one. Diba? So hindi. So hindi ko rin masabing nagsisisi ako kasi ang resulta naman. Tama. Yung mga anak ko, hindi ko naman pinagsisisihan. At all. Oo. Tama. Hindi ko pinagsisisihan. Ako dami. Like? Yun nga din. Tama ba kung tama naghintay pa ako? Or sana mas marami kang anak? Oo. Lalo. Hindi, kaya lang, hindi ko kaya yung mga anak ko yun. Kasi talagang anak na anak ko eh. 8.4. Yung nanggaling sa'yo? Oo. Sa liit mo niya, 8.4? Oo, 8.4. Ano may galing? 12 inches long. Oo, oh, ito may ikod ko. Kaya sesarian ako. Ayun ba, pagsisisiyan ko? Sesarian din ako. Lima yung sesarian ko ah. Oo. Oo. Oo, ito yung biyak ko. Kaya nga sabi ng doktor,
tumuli. Kahit na ayaw mo, yung matres mo, kukunin din mo. Hindi mo nakinin yung matres ko. Pinaling lang yun. Pinaling lang. Anong nararamdaman mo pag may nagsasabi, ang galing-galing naman ni Carla? Siyempre, napaproud ako, diba? Napaproud ako. Uy, sa ano ko sabi sa kanya na ako doon, ha? Sa balik yung Janice yan, ha? Napaproud ako. Pero, napaproud ako, hindi dahil sa, uy, kasi anak ko yan. Napaproud ako that she's doing this on her own. Diba? Kasi, nung nag-umusta siya mag-artista, kahit na-decidido siya, lagi namang nanirehiyos. Naku, paano mama pag ganito? Paano pag ganito? Paano pag hindi nila ako nagustuhan? Paano pag ganito? Gusto ko. Alam mo yung ganito? Gusto mo na magalit? Gusto mo na sabihin? Isa pa ha? Ayoko na niya. Minsan, hindi ko alam kung magagalit siya pag kinuwento ko. Tumawag nila. Ba't ka umiyak? Nasa taping niyo. Oh? Ma, I'm sorry. Bakit na rin nangyari? Kasi parang hindi ko ata nagawa ng tama yung eksena. Tapos umiyak ha? Sabi niya, kasi parang nahiyak ako. Baka hindi ko nagawa ng tama. Sabi ko, Kai, okay na. Tapos na ginot, di ba? Tomorrow is a new day. Oo, tama. Sa'yo naman nila yung video niyo kung hindi maganda o hindi tama. Ibig sabihin, tama yung ginawa mo. Kasi good sa director. Sa pagkabusisi ng director natin, di ba? Oo, good job. Pero minsan kasi, kailangan mo nang paalala sa kanya na pagkatapos na, pag ginood, okay yun. Okay yun. Tsaka relax. Pwedeng magkamali. Tsaka hindi naman nila yung bawal magkamali. Di ba? Hindi naman. Tsaka, wala tayong magagawa ko sa first part ng career mo. Hindi ka perfect, di ba? Oo. Ay, ang galing ka nila. It's nice. Magaling ka. Kaya binagsama yung dalawang mothers ko. Sermon na aabutin ko dito. Tsura. Ako, hindi narinig ako ha. Managong trending ang girl to be. Alam mo, single dyan. Proud ako kasi proud ka kasi trabaho mo yun eh. Pinagbuti mo, pinaghirapan mo. Proud ako pero proud din ako kasi kakaiba yung story. Iba yung storya, iba yung attack. Hindi siya kagaya ng sanay tayong gawin pagdating sa TV. So kakaiba yung storya. Na-excite ako, napaproud ako kasi that means mag-iiba na rin yung mga kwento. Magbabago na rin, mag-improve na tayo. Gagaling pa tayo lang. Diba? Pwede na tayong lumaban sa iyo. Pwede. Pwede kaya natin. Kailangan natin pakita sa kanila. Ang tanong, kaya ba rin natin? Ayun nga. Oo, oh, diba? Yun nga. Na, iba din ang Pilipino. Iba din ang kaya natin. Oo, oh, diba? Doon ko nagwawakas ang ating Latin team. Pero ay, Tagalog yung Tagalog, diba? Thank you, Janine. Thank you. Kung kayo natapos your way to do this for me. Oo, oh, so, thank you. Thank you also. Namiss ko pa. Namiss kita. Namiss kita. Anak, thank you. Thank you, Nay. At ang pagsali na rin sa amin ng nanay mo. Ayan, makinig ka rin sa kanya. O, ayan, diba? Okay, mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong lahat. Alamin ang gagawin nyo. Andito lahat. Babu!